Marami sa ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa ang nagdiriwang ng Pasko malayo sa kanilang pamilya. Pero natupad ang hiling ng isang overseas Filipino worker nang makauwi siya para magpasko kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. May news to go si Tina Panganiban Perez. Kulang ang salita para ilarawan ang saya ni John G. Catalan. Dito kasi siya sa bansa magpapasko kasama ang kanyang pamilya. Noong nakaraang taon, sa ibang bansa siya nagdiwang ng Pasko kasamang ilang katrabaho. Cook siya sa isang cargo ship. 7 buwan siyang malayo sa kanyang pamilya. Wala nga pong text kahit po tawag eh. Kasi po sabi po niya, January pa daw po, last week ng January. Kaya alam po namin, January pa talaga yung uwi niya. Pinilit niya po talaga sigurong umuwi. Masaya ang Pasko. Opo. Masaya naman po. Masaya ka. Anong wish mo para kay Daddy? Or anong wish mo for Christmas? Sana maging masayang Pasko. Pero kahit si John G ang balikbayan, siya rin ang abala sa paghahanda ng kanilang pang Noche Buena. Maliban sa inihahanda niyang menudo, di rin daw mawawala sa kanilang hapag ang paborito nilang lahat na dinuguan. Gusto ko, ako lagi ang nag-aano sa kanila, nagluluto para pinagsisilbihan ko na rin po sila. Sinadya raw niyang hindi ipaalam na uuwi siya ngayong Disyembre para sorpresahin ang kanyang pamilya. Pahirapan daw magpaalam sa kanila para mag-leave kapag Disyembre. Ano bang pakiramdam na magpapasko ka dito? Napakasarap po. Napakasarap po. Napakasarap ng pakiramdam kasi bihira lang sa mga nag-aabroad ng napagbibigyan na umuwi ng December ng Pasko po dito. Sa ngayon, ninanamnam ni John G ang bawat sandaling kasama niya ang kanyang pamilya. 3 buwan pa silang magkakasama-sama bago siya umalis ulit. Ang kanyang Christmas wish? Basta lagi lang po kaming masaya, walang sakit, magkakasama, lagi lang nag-understanding sa isa't isa. Ganun po. Yun lang po. Saka sana, kahit papano na minsan wala ako, masaya, sana masaya pa rin sila. Kasi yung trabaho ko naman po para sa kanila. Hindi madaling magpasko ng malayo sa iyong mga minamahal. Kaya magpasalamat at sulitin ang bawat sandaling kapiling mo sila. Tina Panganiban Perez, GMA News.